Sa buhay natin, marami tayong mga iniidolong personalidad batay sa kanilang pisikal na anyo, talento, pag-uugali, kakayahan at gawain. Masaya natin silang inilalarawan sa bawat taong ating nakakasalamuha. Kadalasan, itinuturing natin silang bayani. Hi, kumusta ka? Ako si Teacher Daisy, ang gagabay sa'yo sa pagsagot sa iyong module. Nakabasa ka na ba ng isang akdang nagpapakita ng kabayanihan ng isang tao tulad ng iyong mga iniidolo? Sa module na ito, makababasa ka ng isang halimbawa ng epiko. Ilalarawan dito ang kabayanihan ng pangunahing tauhan. Matutuklasan din natin ang ilan sa mga kultura ng kanlurang Asya mula sa akda na ating babasahin. Matutuhan mo rin ang wastong paggamit ng salitang naglalarawan. Bago ang lahat, nais kong malaman mo na ang module na ito ay inihanda upang malinang ang iyong kasanayan sa pamantayan ukol sa una, naiisa-isa ang kulturang kanluraning Asyano mula sa mga akdang pampanitikan nito. Pangalawa, nagagamit ang mga angkop na salita sa paglarawan ng kulturang Asyano at bayani ng kanluraning Asya. Bago tayo magsimula sa ating aralin, subukin muna natin ang iyong kaalaman sa ating tatalakayin. Madali lamang ito. Tiyak, kayang-kaya mo. Basahin at unawain ang bawat tanong. Maging matalino sa pagpili, pagkatapos bilugan ang titik ng tamang sagot. Una, ang sinasahod ni Lena sa pabrika ay patlang lamang, ngunit pilit niya itong pinagkakasya para sa kanyang pamilya. A. Maikli. B. Makipot. C. Makitid. D. Maliit. Pangalawa, lubhang patlang ang kanyang lupain na sinasaka, kaya sapat upang may taguyod ng maginhawa ang kanyang mag-anak. A. Maganda. B. Malapit. C. Malawak. D. Masino. Pangatlo, ang tubig sa batis ay patlang kaya kitang-kita ang mga bato sa ilalim. A. Maaliwalas. B. Malinaw. C. Manininingning. D. Mapusyaw. Pang-apat, ang pangarap ni Mang Benito para sa kanyang pamilya ay A. Magkitid. B. Mataas. C. Matari. D. Matayo. Panlima, ang pagpusad ng mga sasakyan ay patlang dahil sa malakas na buhos ng ulan. A. Mabagal. B. Mahina. C. Makupad. D. Matamlay. Iwasto natin ang inyong mga sagot. Number 1, D. 2, C. 3, D. 4, D. 5, D. Ngayon, ay magpapatuloy na tayo sa pagtuklas ng panibagong kaalaman na sadyang makatutulong sa iyo. Bibigyang katangian mo sa araling ito ang isa sa mga itinuturing na bayani ng kanluraning Asya
sa pamamagitan ng wastong paggamit ng mga salitang naglalarawan. Iisa-isahin din natin ang kultura ng Kanlurang Asya mula sa akdang pampanitikan na ating tatalakayin. Handa ka na ba? Ipinakilala sa nakaraang aralin ang epikong Rama at Sita kung saan itinuturing na bayani si Rama. Alam kong marami kang natutuhan mula rito. Balikan mo ang nakaraang aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa kasunod na gawain. Magbigay ng 5 katangiang maglalarawan kay Rama. Gayahin ang format sa hiwalay na papel at isulat ang sagot sa loob ng kahon. Habang binabasa natin ang tula, halasan mo ang iyong mga mata, pansinin ang mga salitang ginamit sa paglalarawan sa tula at sa mga kulturang nabanggit. Kulturang Pinoy ni Cindy C. Menor. May isang kasabihan na isa ang kultura sa dahilan. Pagkakakilanlan ng bansa maging ang mga mamamayan. Ito'y tumutukoy sa mga kaugalian at paniniwala. Isama pa ang mga gawi na kailanman ay hindi mawawala. Sa ating bansa, mayamang kultura ay matatagpuan. Halika't ating tukuyin ang ilan. Isa na rito ang nakamamanghang matapat na pagbabayanihan. Anuman ang pangyayari, bawat isa ay nagdadamayan. Mainit na pagtanggap sa panauhin tayong mga Pinoy ay kilala. Ihahain sa kanila pinaka-espesyal na pagkain sa mesa. Pagdating naman sa pananampalataya, tayo'y kahanga-hanga. Laging nagpapasalamat kahit may pinagdaanang sakuna. Makikita ang makukulay na palamuti kapag may okasyon. May masasarap na pagkain kung saan kilala ang ating nasyon. Pagmamano sa nakatatanda ay hindi nalilimutan. Pagsagot ng po at opo bilang paggalang ay bahagi ng kulturang nakalisnan. Tunay na tayong mga Pinoy sa kulturang taglay ay pinagpala. Ito'y maituturing na isa sa mahalagang kayamanan ng ating bansa. Kaya, mga kababayan ko, ang dapat nating gawin. Ating igalang, ingatan at isabuhay, kulturang Pinoy na sariling atin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong kung iyong naintindihan ang iyong binasa. Kung hindi man, subukang sagutin. Una, tungkol saan ang tulang binasa? Pangalawa, anong kulturang Pinoy ang lumutang sa tula? Pangatlo, paano inilarawan ang mga nabanggit na kultura sa tula? Niwala ka bang hanggang sa kasalukuyan ay makikita ang mga ganitong kultura? Ipaliwanag. Bilang isang kabataang Pinoy, paano mo ito mapapanatili? Alam kong handa ka nang makakilala ng bagong bayani at malaman kung ano ang kanyang mga katangian. Gayon din ang mga kulturang masasalamin sa bagong akda. Ngayon,
ay basahin mo ang isang kalimbawa ng Epikong mula sa kanlurang Asya. Bigyan ang mga kulturang sinasalamin nito at paano inilarawan ang mga tauhan dito. Si Rustam at si Sorab mula sa Epikong Shahame, buod ng isang Epikong Persya. Ngunit nabigo siyang ipagtanggol ang sarili. Tinangay siya ng mga sundalong Turanian. Laking gulat ni Rustam nang sa kanyang paggising ay hindi na niya mahagilap ang kanyang kabayo. Galit at tuliro, pinasok ni Rustam ang bayan ng Samangan upang humingi ng tulong sa paghahanap sa kanyang kabayo.
Buong puso naman siyang tinanggap ng hari ng Sabangan at sinisigurong tutulungan siya sa paghahanap ng nawawalang kabayo. Himimok pa siya palipas ng gabi sa palasyo bago ipagpatuloy ang paghahanap sa pagbubukang liwayway. Hating gabi nang namalaya ni Rustam na bumukas ang pinto ng silid na tinutuluyan niya. Kapag dakay pumasok ang dalawang babae. Ang una ay isang tagasilbi at sumunod ang isang magandang dilag. Nagpakilala ang magandang dilag na siya ay si Prinsesa Tamina, ang kaisa-isang anak na babae ng hari ng Samangan. Isinaad ni Tamina na kilala niya ang binatang si Rustam at hindi lingit sa kanya ang kagitingan, kahusayan at katapangan ng binata. Nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa at nang gabing iyon ay napatunayan nilang sila'y nagmamahalan. Kinabukasan ay natanggap ni Rustam ang mabuting balita na natagpuan na ang kanyang kabayo. Masakit man para sa kanilang dalawa ng prinsesa ay kailangan na niyang lisanin ang lugar. Naging mapait at tigib ng luha ang kanilang paghihiwalay. Parang pinagsakluba ng langit at lupa si Prinsesa Tamina. Lumipas ang maraming buwan ay hindi pa rin nakikita si Rustam at Prinsesa Tamina. Hindi naglaoy nagsilang ng isang batang lalaki ang prinsesa. Tinawag niya itong si Sorab. Lumaki ang batang si Sorab na isa ring magiting na mandirigma, kagaya ng amang si Rustam. Ang trahedya ni Sorab. Hindi nalaman ni Rustam na nagbunga ang kanilang pag-iibiga ni Prinsesa Tamina. Hanggang isang araw ay nagkaharap sa isang digmaan ang mag-amang si Rustam at si Sorab. Sa umpisa ay hindi man lang naghinala si Rustam na maaaring si Sorab ay kanyang anak, habang si Sorab ay kinutubang maaaring si Rustam ang kanyang ama. Nagtuos ang dalawang magiting na mandirigma. Naigupo ni Rustam si Sorab at nasaksak hanggang ito ay mag-agaw buhay. Habang si Sorab ay nakahandusay, ay nagbalik sa kanyang alaala na ang nagtulak sa kanya upang sa makatwid, nakatutulong ng malaki ang mga salitang naglalarawan upang bigyang katangian isang bagay o ugali, maging sa damdamin at mga pangyayari sa ating kapaligiran. May mga salitang naglalarawan na maaaring gamitin sa tao na hindi naman maaari sa bagay.
ay mga pangyayari din naman na kapag ginamit na ang salita sa pag-uunang taludtod ay nababago ang kahulugan kung hindi kaanong napalilitaw ang nais ipakahulugan at hindi magiging matimyas ang salita. Halimbawa na lamang ay sa salitang matangkad na bagamat ito ay tumutukoy sa taas ay hindi maaaring gamitin sa paglalarawan sa taas. Halimbawa, nakakatakot ang magpatayo ng mga matatayog na gusali sa lugar na may malambot na lupa tulad ng sa Baguio. Matangkad ang aking panganay na anak sa kanyang edad ng 14 taong lang. Mapapansin, salitang matatayog at matangkad ay parehong tumutukoy sa taas o height, ngunit hindi maaaring mapagpalit ang gamit sapagkat hindi aakma ang nais na iparating. Hindi maaaring maging matangkad na gusali ang anak at matayog na anak. Kapag ginamit ang matayog sa anak upang ilarawan ang taas nito, ang mga gawaing inihanda ko para sa iyo. Sa bahaging ito, iyong lagumin ang mga natutuhan mo sa aralin. Handa ka na ba? Tiyak na kayang-kaya mo rin itong gawin. Halina't simulan na. Ang panuto, dugtungan ang sumusunod.
Ano ang pasalitang naglalarawan na ginamit sa pangungusap? A. Bagyo. B. Karagatan. C. Maglakbay. A. Maalalahanin sa alaga. B.
na mahalin at ingatan ang regalo sapagkat nagmula ito sa kanyang ama. Anong kaugalian ang sinasalamin sa bahaging ito? A. Mahalaga ang pagreregalo sa kapwa. B. Ipinamamalas ang pagiging mapagpasalamat. C. Ugali ng pagiging maalalahanin sa lahat ng oras. D. Ipinapakita sa tagpo ang kahalagahan ng pagpapahalaga. Iwasto natin ang inyong mga sagot. Number 1, C. 2, D. 3, D. 4, B. 5, D. 6, D. 7, C. 8, D. 9, D. 10, D. Maraming salamat sa pakikinig. Sana'y may naimbak na kaalaman sa inyong isipan. Hanggang sa muli nating pagkikita.